Bagong-bago na kararating lamang po, mainit-init pa. Galing po ng P.O. Pam. Si Brother Jun po, palapang po natin po yung Jun. Pinag-pray ko sa Panginoon yan na sabi ko, Lord, huwag muna kasi marami pang dapat hanapan, trabaho dahil ay nasa hospital ko yung ano, malaki po ang gagas kasi kaya pagsalapit ako sa Panginoon at tinugol niya ko na ako nalipat lamang na kasi pag-uwi ko, wala na trabaho lagi kami lumalapit sa kanya na hindi kanya pagpapayaan kung masabi ko niya na yung kung anong panan kung manandalain ka ay tutuloy niya
episode niya doon, natulad ng makaraan, ngayon din medyo namamanage na. Mm-hmm. So kaya sa pa yung mga iba pumapasok na medyo pasigaw, pero kalmado lang. medyo nakaraos naman ng araw-araw na maghapon na wala nakasagutan. Madala naman sa mahinahon na pag-uusap. Salamat sa Panginoon dahil palagi siyang nakaantabay sa akin sa mga trabaho ko. Sa pamilya ko naman, sa mama ko, sa pamilya ko, mga kapatid ko, salamat sa Diyos dahil dito. Wala naman sila naging sakit-sakit doon. Dahil mga tumayos naman talaga yan nila. Ayos lang. Nakaraos din naman. Sigaran talaga. Trabaho natin ito. Kaya tayo nandito. Kailangan natin ang panin. Paho. Dadaan lang. Pero sa Diyos na po ang mabuhay. Ako po yung pagsalamat ko sa Panginoon na patuloy po na pagbibigyan po sa pamilya. Sama ni Gakko. Huwag ka nga dito mag-pray, sabi ko, natutulog na ako eh.
bastos po ako, no? Ang tagal po ako nakakalit lang. Talaga naman po, talagang nagpapanood ko si nanay, pero pinagpapanood ko yung mga dati. Talagang naman, sabi ko, nag-i-extorbo kayo, sabi ko. Lugat yung tao, paggagapas pa ako bukas, sabi ko. Kaya, nandito po ako natinarap yung Panginoon. Kaya, talaga po yung Panginoon. Talaga magpapakilala. Yan, ako po yung papasalamat sa Panginoon dahil ako po ay humingi ng panalangin noong Sunday na pastor mo po sa lahat ng mga pastor pati po si church po natin sa Patanggan dahil lang misis ko po ay may lagnat at hinun po ng doktor yung third cycle ng chemotherapy. So, panibagong pagsubok ko lang po ng Panginoon dahil once na itigil ay dapat po ay magtuloy-tuloy eh. First cycle, second cycle po, ay third cycle na po. So, anong nangyari po, talagang kung kahit po sa site, sa humingi ng panalangin po sa pastor, mga pastor po natin. So, biyaya po ng Panginoon ay tinugon po yung panalangin po na maipsap po ng lagnat yung misis ko, aking sister wife, at siya po ay na-admit ano po, for the third cycle. Kasi po chinek ulit, lahat ng x-ray, dugo, lahat po. Pati yung resulta at yung bill ay hinihintay para bayaran po at sa third site ay po yung ano. So, muli po ang Panginoon, hanggang ngayon wala po yung bill, ano po. So, kalibre. Ipulit. Ibayad po yung talagang mayaman po naman si Lord ano, pag matayo po ay sila po sa pinansya. Ito po na po ay gumagawa po ng paparaan na ano po na siya po ang mag-provide po. God will provide. Yun nga po na sila po ng Panginoon. At yun nga po ang pag ginagawa po ng Panginoon ay mala po sa buhay ng asawa ko ay salog na po yung kanyang pa. Kasi po yung nakasublero na. Tapos, talagang kung makikita mo po yung picture ay iiyak ka, manghihina ka. Pero ang Panginoon po ay hindi po ganun ang pinararamdam po sa akin. Kundi yung patuloy kong manalangin na ito. So yung pinaguro ng Panginoon po. Pagamat ang iba po yung nakaranas na pagsubok, ay mas matindi po yung pagsubok na pinili po ng Panginoon. Puri po ang Panginoon, ako yung nagpapasalamat dahil tulad po yung binibigyan po ng kalakasan ng disease ko. Alam ko po na complete healing po ang pinagkalog na po ng Panginoon sa aking bahay. Grabe na din po sa aking anak. Salamat ako po dahil siya po yung nagbabantay. Kami po ay magbayad na para po sa magbantay ay purin po ang Panginoon dahil naroon po yung aking anak sa po yung pinakapaan ng aking asawa kaya sa po yung lumanakal na ano po yung papers, ano po yung pinakailangan. So napakahirap po na kasi hindi po niya nakakausap ng mama niya eh. Di ba ba? Babantay ka lang, paan tapos sa ng gatas, sa tubo po dumadaan, hindi po sa pagkain. Kaya, pero yung Panginoon, kaya narito pa rin po tayo, ano po, ipapasalamat. Talagang hindi po na dapat nating panghinaan, ano po, ano po yung binigay sa atin ng Panginoon. Yun po ay isang pagsubok, pagbigyan ng Panginoon, at hindi ko kayo bigyan ng pagsubok kung hindi nyo kaya. Kung po ay nanan po na tayo, na ang Panginoon po ay patuloy na mahimala sa buhay nga po ng Jesus ko. At nga po, sabi ng Panginoon sa Jeremiah 32:7 na wala pong mahirap sa Kanya. Diba? So walang imposible po sa Panginoon. Kaya pong gawin lahat. At mapuri po lahat ay sa Panginoon. Amen po. So ngayon pong gabi ay meron po tayong March 3 po ngayon. Ano po? Diba? Pabilis ng panas. So, unang
Corinto, ano po, yung ating pong tatanakayan nito. Unang Corinto, chapter 10, verse 31. Ano po? Verse 31 to 33, ano po? So, ito po tayo, 1, 2, 3, 3. 31 po. 1 Corinthians 10, verse 31 to 33. Chapter 10 po. Kaya nga kung kayo'y kumain o uminom kung ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat ng kaanak ng Diyos. Amen. Huwag kayong maging sanhi ng pagkasala ninuman at mga Hudyo at ng mga Hintel o ang mga kaalib ng Iglesia ng Diyos. 33. Na gaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay ako sa lahat ng mga tao na hindi ko pinahanap ang aking sarili kapakinabangan kundi ang sa marami upang sila mga ligtas. So, may isang kwento po rito, ano ko? So, ayon sa isang dyaryo, si Christopher Perkinik po ano, ay pinakamahusay ng mag-gitara. Ano po nang ginagawa po na ganun po. So nag-retire po siya sa panong sikat na sikat siya. So 30 taong gulang po lamang siya. No? Bumili siya ng isang rancho at palaming wit ang pinag-aabalang gawin. Inaasahan niya na maging masaya siya sa maaga niyang pagre-retiro. So kalimitan po kasi yung mga nagre-retiro, yung mga pagod. Tulad po tayo sa katal, di po ba? Ang kalimitan po pagka ano ay re-retiro, kung ikaw engineer, maling kay business, o ano. Patulad din po natin, pag tayo pinag-retiro na o nag-forgood na tayo, tayo 61 na, o 65, mga bata po naman, mga 23 pa lang po siguro kayo. So, batang-bata pa, ano po, matagal pa. So, ang kalimitan pong ginagawa ay yung ika nga ay pagkakaabalahan pag-uwi po sa atin. Bukid, o ano, business mo rin po, ano. So, minsan, may mga impita sa kanya na dumalo sila sa isang tipo na tungkol sa pagliligtas ni Jesus. So, may nag-invite po sa kanya na prayer meeting o may polistado yun po. So, ni Jesus sa kaparusahan, sa kasalanan. So, may nag-share po sa kanya tungkol po sa kaparusahan ng kasalanan. May sinulat po si Christopher tungkol sa nangyari. Sinabi niya, na hindi siya nakatulog sa gabing yun. Napag-isip-isip daw niya na makasalanan siya at ang pagiging makasarili ay hindi nagbigay sa kanya ng kasiyahan. So hindi po siya na nakatulog nung narinig niya po doon na ano po daw po yung kaparusahan ng kasalanan. Ano po? So ibig sabihin, sa pagiging makasarili niya, nagretiro siya, ay sarili lang niya inintindi, nagpakasara. Pamimingwit-wingwit, ano po? So, ibig sabihin sa kanyang pamilya ay wala siyang inaiambag na puro happiness po ba? Diba? Hindi po niya naalala ang Panginoon at wala po siyang ibig sabihin makasarili nga po. Ano po? Kaya nagtiwala siya kay Jesus bilang Panginoon. Kaya po naliwanagan siya na tagapagligtas niya po si Jesus. Sinabi niya kay Jesus, kung ano man ang gusto niyo gagawin ko po. So, nangusap po ang Panginoon kay Christopher na siya po ay hindi nga ay hinipo at itinanong niya po at sinabi niya na kung ano pong kagustuhan niyo Panginoon ay gagawin ko. Amen po ba? So, kaya po si Christopher ay isang tauhan po sa isang maikling kwentong ito at ang talatang paborito niya nga po ay yung 1 Corinthians
anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. So yung ginawa niyang pagre-retiro ay hindi po naluwalhati ang Diyos. Di po ba? Sarili lang niya intindi. Kaya po yung favorito niya, itong 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so sa ikalulugod lang po ng Panginoon. So katulad po natin, ano po, marami po tayong mga kapatid na nagsiuwi na, si Christopher din po, ano? Christopher din po pangalan, no? Last week lang po umuwi. At nakuha po yata niya ay 28. At yun po, ang sabi niya ay pambibusiness o kung ano po yung mga dapat niyang gawin. So siya po naman ay nakarinig ng salita ng Diyos. So alam po natin at tumanggap po siya sa Panginoon. At alam po natin na ang salita ng Diyos o ang kaligtasan ay tinanggap niya ay nasa kanyang puso, ano po, nasa kanyang buhay. So between God at saka po si Brother Christopher ang nakakaalam kung ano po yung ipagagawa sa kanya ng Panginoon. At kung basta ipagpanalangin lang po natin yung kanya pong napaglisa sa lugarin ito. At ganoon din po yung kay Christopher na sa kwento nga po na dapat nga po natin unahin, hindi po yung ating sarili. Ano po? Gawin po natin sa ikululuwalhati po ng Panginoon. Ano po ang ginagawa natin? Kung ano po ang trabaho mo bilang electrician, bilang security, bilang kusinero, bilang safety, mahalin po natin yan. Ano po? Dahil yun po yung trabaho binigay ng Panginoon. So yun po ang magbibigay ng kaluwalhatian, gamitin natin kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon. Di po ba? So ganun po yung gustong ipahiwatig ni Christopher pagkamat siya po ay nagsisi sa nagawa niyang kasalanan dahil ang kaparusahan niya po ng kasalanan ay ang katulad niya po yung ginawa niya. Kaya po hindi siya nakakatulog eh. So atin sa atin po bilang mananampalataya, hanggat narito po tayo sa lupa, nagkakasala po tayo. Amen po ba? So sinabi nga po ng Panginoon sa aklat po ng Roma, Trasigis, walang matuwid, wala kahit isa. So ibig sabihin, lahat po din nagkakasala. So bagamat tayo po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, pagpapalinis, kaya po sa panalangin po ay tayo po ay tumatawag sa Kanya, nagpapalinis mula ulog ng paa sa ating mga nasalita, sa ating mga naisip, sa ating mga nagawa. So ganun po ang parati na ipinaalala po ng Panginoon na sa atin bilang tayo po ay mananampalataya. Kaya tayo po ay makita po sa atin yung liwanag ng Panginoon. Amen po. At makita po na tunay nga po na hindi po tayo katulad ng ibang dahilan na ikatitisod ng mga mahudyuma, no, ano. So dito po ang ibig sabihin ng Panginoon na bilang mananampalataya, kilala ka nila as si Brother Nick, si Brother Martin, si Brother Jim, si Brother Michael. Ano yan eh? Alagad ang Panginoon yan. Pero may nakitaan sa atin, si Brother Nick eh, inupakan yung ano yung security. Di po ba? Inupakan, bulagta doon sa ano. So, yun po yung alagad ng Diyos. Bulagta agad. Di po ba? So hindi po ganun ang nais po ng Panginoon. Ano po? Na, sa halip na ikatitisod na sa ginawa mo, dapat po ang ipakita po natin yung ating pagiging anak po ng Panginoon. At alam po ni Brother Martin, ha? Sinabi niya, siya ay sinisigawan. Di ba ba? Simula ulong ng paano, Brad? Ano po ginagawa niya? Lord, praise God. Ang lulutong. Di ba ba? Ang lulutong ng mga boses na inaagpasan. Pero kung hindi po siya, kung wala po siya sa Panginoon, kahit hindi po siya nagsasalita, pero yung kaisipan niya, nagkasala ka, di po ba? Tapos nagsalita ka pa, lalo ka pa nagkasala, pagdubli na. Tapos isinapuso mo, pag nakikita mo, parang yun po, sarap paluin ito. Di po ba? So, hindi po ganun ang nais po ng Panginoon. Kaya po, bilang tayo po ay mananampalatayan, iglesia, so tayo po ay patuloy na kalugod-lugod po sa harap po ng Panginoon.
hinahanap po ng Panginoon yung kapakipakinabang sa marami upang mga ligtas po yung mga na nasasakupan po natin o nasa atin po. Ganun po yan, ginagay po tayo ng Panginoon. So mag-invite po tayo, katulad po kagabi yung kausap po natin, dumaan lang pero nagsabi tayo. Wala po naman tayo sa sinabing masama dito ba. So alam po natin na ang Panginoon ay kikilos. So pray po natin si Brother Melvin, Brother Ronnie, ano po? Nakausap po na ba, Brad? Nagahanap siya ng kwarto. Kwarto? Ah, nagahanap ng kwarto? Nilipat daw siya. Ah, nilipat? Ay, may daw doon, sa amin. May kasino ka doon? May kasino doon. Oh, yun po yung isang maganda po nga na magkaroon ng gawain doon. At Panginoon po ang kikilos sa lupa. At nga po, hindi lang po sila makahinti sa ingay, pero kung gagawa po at kikilos po ang Panginoon sa lugar niyo, hindi po natin alam yung pagkilos ng Panginoon. Ano po? Hindi po natin pwede musga ng Panginoon na ganito lang yung mga gawa niya. So pagkatiwala po natin sa Panginoon at mayroon po ng mananampalataya na si Brother June at nasabihan po namin si Brother Mark at si Brother Melvin kagabi, okay lang po doon sa kanya. So kahit po siya saan tumakas si Brother kahit po siya saan pumunta, sabihin mo lang Brad kung saan pupunta, pupunta kasi naman siya na pwede po. Ano po? So, hindi po tayo na-reject. So, kaya po isinig po sa message ko kami sa church na ipanalangin po yung mga taong nais po makasalita po ng Diyos. Ano po? So, kaya po purihin po ang Panginoon. Sagawin po ito. Atin pong pag-aaral na nais po ng Panginoon na tayo po ay maging kalugod-lugod sa atin pong mga ginagawa. Tayo po ay maging masaya sa ginagawa po natin. Masaya po ba kayo sa ginagawa natin? Amen. Sila po masasaya doon sa ginagawa nila. So, ano na po? Sila po ay nagsising along o ano man po. Darating mong panahon na makakarinig po sila ng salita. Kaya pagpray po natin, halip na mainis sila doon sa mga taong yun, pagpray po natin yung mga ganun para po sila po yung mapayapa sa pagkano akong napakaingay man. Ano po? Pero tayo po ay patuloy na binibigyan po ng Panginoon ng kaliwanaga sa ating mga puso. Bagamat marami pong mga bisyo na naroon, yun po yung ating ipanalangin bago po tayo matulog. So sa ating mga, isama po natin sa mga prayer points po ng ating pong devotion. Ano po? Makita po sa ating yung mga ganun bagay. So, sa Diyos lang po ang papuri pagsamba sa gabi pong ito. At nais po ng Panginoon na po ay manalangin bago po mag-closing prayer po tayo. Hallelujah. So, nakilang Diyos na makapagayin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, na pinakain niyo po Ama sa gabi pong ito. Diyos, 1 Corinthians chapter 10 verse 31-33, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat, Ama, na aming ginagawa ay para sa iyo, Panginoon, sa ikalulugod, Panginoon, sa iyong harapan, Ama. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sapagkat nilinis niyo na po, Ama, ang bawat isang Diyos sa iyong harapan. Bagat kami po, Ama, ay patuloy na lumalaban sa takbo ng buhay, takbo ng pagsubok, Panginoon. Ngunit kami po, Ama, ay patuloy na dumadalangin sa iyo, Diyos, na kami po, Ama, ay patatagin mo, Ama, sa iyong salita. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, at sa mga kapatid po na iyo, Diyos, na hindi po nakasama, Panginoon, patuloy po kayo mangungusap, Panginoon. Hindi po kayo magsasawa, Panginoon, na mag-invite, Panginoon. Hindi ko po yung Ama titigil, o Diyos, sapagkat ito na po, Ama, ang ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagawain, Panginoon, sa ikaluluwalhati mo, O Diyos. Ginagawa po namin, Panginoon, ang bawat gawain nito, O Diyos, hindi po para sa aming mga sarili, Panginoon. Para sa iyo, Panginoon.
Hindi po namin ginagawa ito, Ama, upang maitaas mo ang mga sarili, kundi ikaw po, O Diyos, ang maitaas, Panginoon, sa iyong mga buhay. Lord, pagpalaan niyo po, Ama, Brother Michael, Brother Jude, Panginoon, Brother Martin, Panginoon, Brother Nico, Diyos, Brother Benji, Panginoon, ako po'y nananampalataya, Ama, nagagamitin niyo po, Ama, ang bawat isa, Ama, para sa ikaw ang kululanhati, Panginoon, ng iyong pangalan, Panginoon. Para sa ikululanhati, O Diyos, ng iyong salita, Ama, at tumimo, Ama, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso at magamit po namin sa araw-araw, Ama, sa aming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Piliin po namin lahat ito sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa gabi nito, sa katagumpayan po, Panginoon, na yung salita ng karimig namin, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat pasang, Panginoon, sa ating prosesya. Maraming na tulog na po at nakaharap niyo po ang pinaglaran mo nila ng kanilang mga oras sa ising makarating na yung salita, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niyo. Hindi pa nakarabatin, Panginoon. Buhay niyo po, Panginoon, mga puso, Panginoon, ang pagsalang Panginoon sa susunod na ating gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa Lord, yung kahilingan po na aming kapatid na si Brother Martin, sa kanyang pamilya, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, bigay niyo po sa kanyang buti mo po sila, Panginoon, ng iyong pagandatong po, Panginoon, sa Lord, yung pangalit at tulog, Panginoon, salamat po. Di handa niyo lahat ng kanyang lakay na rin, Panginoon, ang physical na ito.
bakit, Panginoon? Lord, ipuwin mo po ang mga pinagamit ng mga doktor na mga hawak sa